nagpapasalamat po ako kasi yung Lourdes ba yun o yung Lourdes? Siguro nagtataka yung amo ko kasi magkakatapusan na ng August, di pa ako nagsasalita tungkol doon sa contract, yung pag-uwi. So pagising niya na umaga, di pa na amo magdumiretso sa ano kasi siguro nababasa yung isip ko. Sabi niya sa akin, kailan ba ngayong mission? Sabi ko sa isip ko, parang gusto lumabas ang puso ko, sabi ko, ano. Kasi kailangan may schedule na dahil pupunta ako mamaya sa agency at paano ko rin yung aming, uunahin daw muna ako para makita niya yung schedule, then sila mag-schedule ng pag-alis nila. Iba na talaga, no, ang amo na ang nasunod dun sa schedule ng katulong. So sabi ko ay, pwede ba ang ano, pwede ba ang 9? Sabi niya, ang balik mo. Sabi ko kung pwede sana 7. Tapos ay binilang, kumuha ng ano, sabi niya, ang tagal ah. Sabi niya, pwede bang 10? Kasi Sabado yun. Sabi ko, okay lang. Ah, pero kailangan bumalik ka ng 2 or 3 kasi pagbalik nung alaga mo, papuntang US, sasama kami mag-asawa. Walang maiiwan kay Moymoy. Kuha na naman siya ng ano, bumalik siya. Sabi niya, okay na ba ang December 11? Kasi Linggo yun. Kumbaga, natapos mo na yung trabaho, pwede ka nang umalis. Tapos, 3, sabi niya, 3 ang balik mo. Para pagdating mo, kami naman ay paalis ng gabi. Kaya sabi ko nga, Panginoon, maraming salamat. Kasi nga, ito na yung very late na schedule ko na i-ano nila. Kaya sabi ko nga, tama-tama. So, naibook na po nila ako, glory to God. Then, yung problema ko po, yung domestic, kasi yung kasi kumbaga, ang domestic, maraming pasahero. So yung ano ko, di ako naghihintay kasi sabi ko nga may October na lang. Pero isang araw, ang ating kapatiran sa Singapore, yung isa may anak na nag-aaral ng tourism. So gagraduate siya sa March at kailangan nila, may mag-booking sila. Yung mag-ano sila ng booking, kasama daw ito yung sa Greg. So tinanong ako, sabi niya, Nanay, may booking ka na ba? Sabi ko, wala pa kasi late na nga. Kinuha niya lahat yung details ko. Lahat, pati kung ilang kilo. Sabi ko sa isip ko, Lord, ito na naman ay unexpected. So, glory to God, may sumagot po ng aking domestic at yung sa aking international, sa amo ko. Kaya, mapuri po talaga sa Panginoon. I never expect po doon sa aking domestic flight. So, glory to God. Hallelujah. Amen. Sabi nga, kung tapat ka, mas lalong tapat ang Panginoon. Amen. Amen. Sino pa ang susunod? Oh, mature daw. Narinig mo, matured. Oh, cute ako. Hindi ako matured. Cute lang ako. Tama yun, Nay. Tama yun. Amen. Sa Diyos po yung pagpuri at pagsamba. Amen. Kaya nga na napakabuti ng Diyos kasi nakita-kita tayo muli. Amen. Praise God. Salamat sa buhay. Salamat sa kapitan ko. Thank you, Lord. Alam ko meron sa inyo nakakita na ipinost ko yung dyaryo. Although yung dyaryo na yun talagang ginagawa ko since na kami ay nagkaroon ng mission. Kahit nung may period na time na medyo nagkahiwalay kami sa mission, yung pera na yung ginamit ko rin doon sa lugar namin, doon sa Small Smoke Mountain, kita rin niya na ipinost ko yun. So, nung isang ano po, bago po yun, tatali po, bakit tayo nandito is unang-una dahil na nagtrabaho tayo, kailangan natin yung kita para sa pamilya natin, di ba? Pero ito rin yung way na kung saan ang ating mga amo, ang ating binigay ng Diyos na para magamit tayo para sa kanila bilang isang Kristiyano. Minsan hindi natin napupuna yon, pero sa ginagawa natin sa kanila, namamalayan na lang pala natin na meron tayong itinatanim na hindi natin alam. Kaya ako po nasabi yun kasi bibihira sa mga amo ang papayag na magtita ka ng dyaryo. Or, ilagay mo yung dyaryo dyan pag nakuha ka sa factory, ilagay mo sa bahay. Hindi yan sila agad sumapayag. Ako alam niya kung saan nakalagay yung dyaryo namin. Nasa may pintuan lang talaga. Ano niya nakatambak yan doon. Mataas na yung bigyan ako. Pero hindi nagagalit yung lola ko mo pa noon, hindi siya nagagalit kasi alam niya kung saan po tinadala yung pera pagbenta doon sa dayo. So isang araw po, hindi ko po alam to, pero nung isang araw,
hindi niya ako lagi nagchichempahan. Pero na isang araw, may deliver sa akin sa tinanghali ako ng baba. So, ang tanghali ng baba ko, nasalim ko ko yung kaibigan ng wala. Sabi niya, ay, sabi niya gano'n, ang tagal-tagal-tagal na kitang hinahanap. Sabi niya, halika, sumama na sa akin. Sabi ko, akala ko kung bakit. Pagpunta namin doon sa bahay nila, alam mo kung saan nakalagay yung dyaryo? Sa kwarto. Na talagang inipo niya para lang sa akin. Kasi sabi daw ng lola ko noong nabubuhay pa, sabi niya, bakit yung katulong mo nagtitinda yung dyaryo? At sabi ng lola ko, kasi binibigay niya sa ganyan, bla bla bla. Kaya sabi niya, alam mo, tinatapon ko lang kasi hindi kita makita. Siyempre, alam nga pala, dali niya doon sa pintuan ng bahay namin, di ba? So, hindi niya nakita. Pero ang kinatutuwa ko doon is, patay na yung lola ko, kaya gumagawa pa rin siya ng may para sa amin. Yung mga bagay na hindi natin inaano na minagawa pa na tayo ng gano'n, pero baga nataniman natin and then nagkaroon ng bunga, ng gano'n. So, natuwa ko kahit sabihin natin maliit na bagay lang yun, pero ang saya sa puso kasi hindi mo akalain na yung amo mo is may ginagawa pala sa'yo. At pati yung mga matatanda na yung mga kaibigan niya, kasi kahit Chinese New Year, wala ng lola ko, kahit hindi ako nagpupunta, may dumadating sa akin red pa. Amen! Kasi yun ang lagi sinasabi ng lola ko, maski kasi nung buhay pa siya, maski hindi ako sumasama sila sa kalderang out dinner, meron silang ano ng Chinese New Year, maski hindi ako sumasama, pag-uwi nyo, o yun, eto, red pa ako. Siya yung naghahanap buhay para sa akin talaga. Kaya hanggang ngayon, kahit wala na siya, kaya sabi ko, iba rin pala, nakikin natin ang kamalayan, meron tayo nagagawa sa loob ng bakit natin. At yun ang isa sa mga bagay na ating sa MSD. Inis ko rin ako sa kaya. Kaya sa Diyos po yung mapurit ako. Ano yung ano? Ay, magkano nga yung dyaryo? O, tingnan mo. Alam mo ba? Ako totoo po yung sinabi ni nanay na tayo po yung ginagamit sa ating mga employer. Katulad po yung sa akin, tuwing kumakain po kasi ako, talagang nag-prepare ako. Eh, kasama ko yung mga bata. Eh, pati yung mga bata, pag kumakain na kami, nag-upa na sila. Uy, mag-pray ka daw, sabi niya ate. Nag-prepare na po sila. Kaya glory to God talaga. Amen. Sabi ni nanay. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon, sandi na naman, nandito na naman tayo, mga tayo. Mayroon lang akong isi-share sa inyo na nangyari sa akin noong Biyernes. Parang, ito din yung parang aral din sa atin o sa ating mga amo. May nangyari sa akin noong Biyernes na, kasi yung amo ko, Wednesday and Thursday, wala sila sa bahay na. Tapos, nung Biyernes ng umaga, alas 8, tinanong ako ng amo ko kung binuksan ko yung pinto nila. Kasi sabi ko, hindi ko binuksan kasi nilak nyo, kinuha nyo yung sose. Tapos, basta, in short, pinagbintangan ako ng amo ko sa hindi ko namang ginawa na ano, pero ang sakit yun. Yung didiretsyahin ka niya na pumasok ka sa kwarto ko at kumuha ka ng 2,000 Hong Kong dollar in my closet, sabi ka. Diba, ang sakit yun namang mangyayari na wala kang kaalam-alam na pinagdududahan ka ng pala ng amin. Apat na taon na ako sa kanila, inirenew nila ako, tapos ngayon, pag karirenew lang nila sa akin, tapos magbibintangan ka na nagbintakumuha ng 2,000 Hong Kong dollar, sasabihin 15,000 ito, isabi ka no. Pero talagang inano ko na, Lord, wala akong ginawang masama. Wala akong ginalaw sa kwarto nila kasi nakalak. Sinabi pa niya na, alam mo noon kung nasaan namin inilalagay yung susi, baka nagpaduplikit ka noon. No, I don't do that, madam, I said. Then, hinamon ko yung amo ko, hindi na ako natakot, na sabi ko, Lord, kung mawawalan na ako ng trabaho ngayon, tapos, syempre, 2 weeks na lang, yung matitira ko pang visa na, or visa sa kanya, bali, 2 weeks na lang. Eh, sabi ko, Lord, ito ang bahala. Kung bababa ako sa araw na ito, sabi kong gano'n, kung hahayaan mo akong bababa ngayong araw na ito, o ano mangyayari, sabi ko. Tapos nung pumunta lang naman ako sa kusina, nung talagang ipinilit ko, hindi ako
bumalik ulit si amo ko, tinanong niya na naman ako kung pumasok ako. Di, hindi, sabi ko ganun. Tapos, yun na, yung parang ang naisip ko na, sabi ko sa amo ko, "Ma'am, if you don't trust me, today, I will go up into your home," sabi ko ganun sa kanya. "Give me my passport and my contract," sabi ko ganun sa kanya. Tapos, napahinto siya, bumalik siya sa kwarto, tinawagan niya yata si sir ko. After 15 or 20 minutes, bumalik na naman si amo ko sa kusina na nandun na ako na nag-iiyak-iyak. Kasi ang sakit eh. Ang sakit ng pagpintangang ka. Tapos nung ano na, nung after 15 minutes or 20 minutes, sabi ni ma'am, "Enough eh," sabi na niya gano'n. "Tama na daw, wag na daw akong iiyak. Sorry." Tapos sabi niya, "I want you to stay here long until you want that you will serve us. I want you to stay here," sabi ng amo ko. Tapos, inaanuhan pa niya ako na, inaalo-alo na niya ako na forget what happened. Kaya sa umaga na yun kasi nagmamadelay siya, hindi pa kami na masyadong nag-usap. Hindi pa kami masyadong nag-usap na ano. Kaya, "Can you forget about what happened?" sabi niya gano'n. Pero hindi pa naliwanagan yun kung nasaan yung pera. Pero nung dumating na si sir sa ng gabi, dumating na naman sila ng gabi kasi maghapon akong umiiyak ng biyernes na yon. Kita nila na yung mata ko, wala na. Ganyan na yung mata ko nung dumating talaga sila. Tapos, nagsandok na ako ng pagkain ni mami. Nilagay ko sa mesa niya. Nilagay ko sa mesa kung ang kumakas sa taas ng sa bed ko. After that, tinawag ako ni ma'am na mag-usap na kami. Tapos, silang mag-asawa, nag-apologize na sila sa akin na yung pera nandun lang sa closet. Kasi nung kumuha daw ng damit si sir, nahulog yung pera. Pero sabi ko, "Ma'am, ang sakit naman yung mapagbintangan niyo ako." Sabi ko, "Bakit hindi mo pa muna tinanong kay sir?" Kasi diniretso mo na kumuha ako ng 2,000, sabi ko. Tapos, sabi ni sir sa akin, sinabi sa akin ng sir ko, "Fe, what is your decision?" Sabi niya gano'n. Tapos, pero after that, kinausap ko yung auntie ko. Nasabi ng auntie ko, "Kung bababa ka dyan, baka maghintay ka na naman ng visa mo ng 2 buwan. Kasi tapos na yung visa mo. Yung bagong visa mo, tapos na." Di, parang break contract na daw ako, sabi naman ni ano. Parang gano'n sabi naman ni auntie, na break contract na daw eh. Kasi tapos na yung visa ko. Tapos nung ano na, napag-isip din ko na kapag aalis na ako sa kanila, baka hindi pa ako makahanap agad ng amo ko, gano'n. Kaya sabi ko kay Lord, ikaw ang bahala kung bababa ako bukas o hindi. Pero nung tinanong ako ng sir ko, na, "Pe, what is your decision?" E di nag-decision ako na, kung may tiwala kayo sa akin, dito ako. Pero, kung wala na kayong tiwala sa akin, lalabas ako bukas, sabi ko. Kaya sinabi ng sir ko, "Don't go out, you stay here. Please, sorry for what happened and forget it. Sorry that we hurt your feelings," sabi ng mga. Ayun, ang pinakasabi na salamat ko nang walang kay Lord. Kasi inano niya yung puso ng amo ko na i-accept nila yung pagkakamali nila na hinusgahan ako na kumuha ng pera nila. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord dahil napag-ano niya rin yung puso at isip ng amo ko na na-accept nila yung pagkakamali nila na kinatulong na sinagihan nila akong kumuha ng pera nila. Pero ito naman, kahit masama yung nangyari sa akin ng yun nung Biyernes na yon, kahapon naman may good news naman ako sa mga anak ko. Kasi may kapayat pala yun kahit ano lang nangyari sa akin, nakayat-ayak ako. Pero kahapon napaluha naman ako sa tuwa kasi alas 10 pa lang wala na akong trabaho sa bahay. Nandun na naman ako sa bed ko, nag-iimot-imot kung anong nangyari ng Biyernes. Pero nung nakita ko yung photo na isinend sa akin ng anak ko, tuwang-tuwa ako, post ako kagad na yung grades ng mga anak ko, 96, 94, 93, ang pinakababa niya ay 90. Kung sa management niya na major niya ay 96. Kaya tuwang-tuwa pa rin ako, para salamat pa rin ako kay Lord. Kahit pa paano, yung lungkot ko nung Friday, napalitan naman ng saya nung nakita ko mga grades sa anak ko. Kaya salamat pa rin kay Lord. O, tingnan mo, love kanina. Kaya huwag ka nang alis dito. Dikit ka na lang dito. Amen. Kaya nga sabi.
doon, mas marami pang biyaya ang matatanggap. Eh, may sino bang susunod? Thank you.
lungkot na lungkot ako na. Panibagong kontrato yung sinayin ko. Alam ko na wala akong ginagawa masama. At alam ko may iwala kayo sa akin. Kaya yung pinta ng loko. Sobrang nalungkot ako. Pero sabi ko, naiiyak ako hindi dahil. Naiiyak ako dahil nagpapasalaman ako sa loob. Sabi ko, alam mo ba, pagkatapos yung mga kapasang hindi ko mo. Nag-pray ako, sabi ko, Lord, ipakita mo sa amo ko na hindi ako magnanakaw. Sinabi ko sa amo ko. Sabi ko, amen. Pasensya ka na, so, disturbing mo. Sabi ko, napakasakit mo. Sobrang nalungkot ako sa amo. Pagbibintang mo sa amo. Sabi ko, pasensya ka na, huwag nalimutan mo na lahat. Mahirap ka rin mo. Napakasakit. It takes time for a while. Napakasalamat ako sa panin. Alam niya na kapag tayo nagtiwala sa Panginoon, sabi nga doon tayo sa iyo, kasi yung lumot ka sa anak ko ay mapapahiya kung ano nangyari sa ako. Kasi ako gusto na ako. Hindi sa ano, ang laking pasasalamat ko sa Panginoon dahil na araw na yun ay nakisabi ko. Nagka-message ako agad nung kay Ate Claire, sabi ko, Ate Claire, head mo ako sa mga kapatid. Yes, no.